Good morning all of you, or magandang umaga sa inyong lahat. Lahat kunsay ang kinukulikta ko. Nagkukulikta din ako ng mga different kinds of plant, misalit lang na natin, is like philodendron. So, as you can see here, I'm holding is the leaves of this philodendron. It's a very big leaves. So, ito ang isa sa mga philodendron na nakulikta ko naman, or I have been collected for how many years. So, together with my bonsai, and I also collected some other ornamental plant in my house as a green palm. So, or mahilig tayo sa not only bonsai but all the ornamental plants, including fruit trees. So, I want to show some of my philodendron that I collected, but not really, or kung philodendron ba ito sa aking pangalan, because ang daming variety pala nitong philodendron. So, yun ang video ko. Paikot-ikot dito, maghanap ako kung saan banda ito na kalagay yung mga kunakulikta ko nga philodendron. Pero hindi ko masiguro nga ito na nga ang philodendron, because I just only having a research on the internet then about the how do it likes. So, tara, punta na tayo. My first philodendron that I collected, it is a giant philodendron. So, I do not know what is the specific name of this, but it is in general, it's called philodendron. So, may kanya-kanya kasi siyang mga pangalan ito. So, this is the one. Then we will go to the another place in my garden. So here's another variety of philodendron that I collected. This one, they call it tricolor. So that's very nice. That is my tricolor philodendron. So beside our fish pan, so this is the another variety of philodendron and that I collected, and we have also a maroon philodendron. I don't know what is the name of this one. Then we have also pangkaugulod. So this is also another kind of philodendron that I also collected. So by the way, this is umbrella, nagsabong. So this one. Then we move to another place. So this one here is another philodendron. If you can see, there's a variegated leaves, this is a glunima. Then another philodendron ba ni? Magdili. So that's the philodendron. This one is also small philodendron. This is variegated, pero nag-green siya. I don't know what happened. Then we have another here, another philodendron. And it's very shiny leaves. Then of course down there is the miniature anthurium or mini anthurium. So we have also another philodendron here that collected, and it is abandoned. It is put in the backyard. Then, as you can see, this kind of philodendron is another variety. Then, together with that ginting-ginting ugdahon. So, lastly, this is the one. I don't know. It's a philodendron, but I think it's so. So, hindi ko pa alam kung ito ay philodendron ba. But I think it's a philodendron family. And kikaon na ugulod. Because dili ko maka-spray, or I cannot make a spray insecticide or pesticide in this area because there is a fish pan on the katabi. So may fish pan, may maraming isda. So mahirapan ako. So ngayon, punta naman tayo sa bonsai kung yun ang tatrabahuin ko ngayon. So punta natin na yung bonsai kung saan nakalagay. So punta na tayo sa bonsai kung yun ang tatrabahuin ko ngayon. So yung tikling, galit na galit, kinain sa pusa namin yung mga anak niya. Kaya galit na galit yung tikling.
So this is the Picos bonsai materials. Ito ang work ko ngayon. Then dalawa sila. Other one, di pa ako lamigas. Lamigas din eh. So this is the other one. Then tanggalan ko ito ng wiring. Ipa-weld na lang sa muna. Because matagal nagtubo yung mga mga sanga-sanga. So ito ang dadalin ko doon. So magsimula na tayo. Let's go. So I'm here. So I will start now. Then I changed my mind because as I noticed hindi pa naglulubunan yung wire. So ang gawin ko nito na lang take off the unnecessary branches or yung mga sangang ayoko, yun ang tatanggalin ko para yung mga nutrients na makakain sa ibang sanga na yung ang gusto ko. So, same pa rin, simple, tanggal tayo ng mga damo-damo. So pasensya na po sa ingay ng mga anong tawag yun sa amin, tickling. Parang nagalit sila because yung ano nila, isa sa yung small na anak nila is kinain ng pusa namin dito, hinahunt, nakuha. So na-rescue namin pero almost dead na, tapos sa matay talaga. Nalamig dun sa sister ko dun sa kabila para tulungan. Bali, this is my front, so I need to twist ito pa ganyan. So i-adjust ko pa ito, then tapos hahanap ako ng wire or adjust looking some recycle wire around my area here. Then I just make a wiring of this small branches pa. So this is how it look na. You can see. Yan. Then try ko, they will grow up dito pag ganyan na siya. Another one here, same pa rin. So since naglibog-libog pa ko, so nalilito ako. So anong gagawin ko, although maganda na itong starting niya dahil sa pagliko-liko. So since nalilito pa ako, ang gawin ko nito is di sa mga trunk o mga sanga nga nasa lower side para maging malaki siya compared to the upper side. Iwanan ko na ng dahon, tapos itong lahat na sa taas ang galan ko ng dahon din. I-rewire ko for another form. If ever hindi maging maganda kasi nasayangan ako sa part nito, this area, so pwede ko naman itong putulin up to here, then ito na lang iwan dyan. Pag ganyan, dito na lang. So pag ganyan. So there's an option kung alin ang mas magandang tingnan. So kasi it's very common then yung paganyan. So I think so gawin ko nito na lang, it's very simple na lang for my own decision. So sacrifice, I going to take off this one here. I have no choice. Yan. So kanya-kanya tayo ng
ipag-iisip. So ito na lang, kasi it look, hindi, parang hindi ako nagustuhan yung pag-anyan dito, parang aqua yung pag-anyan, nagbabalik siya. So mas maganda pa, ito na lang, tapos dito na lang i-develop ko this area here. So ang gagawin ko dito para lumalaki ito mga sanga dito sa, hopefully makita sa camera, lumalaki ito mga sanga sa taas. Taas naman, itong sa baba pala, isa tanggalan ko lahat ng mga dahon dito sa upper side. Then naglubo nung wire, i-rewire ko para maporma. So it's very simple yung itsura niya with this yan. So nakahaga, tapos diretso-diretso din doon ng parang polo niya. So yun na lang. So ito na sanga, hindi ko maiwire because it's too small, maliit pa, baka mamatay. So ang gagawin ko dito is para siyang umaangat tapos bumababa, parang natutumba na puno. So for this morning, ito lang muna ang masishare ko sa inyo regarding my picos. So if you can see on the top, hindi ko lahat dinidepolite. Iniwanan ko ng kaunting dahon na maliit because takot ako baka mag-die back, sayang kasi yung sa isa may maraming sanga na namatay. So itong lower side hindi ko pinutol para lumalaki ito, kasi may naisip ako either ito baba o patuloy itong mga sanga or up to there na lang. So ito ito winawire ko, siya lang po sang nag-design ng ganito. So ito na lang ang inaano ko. Tapos as you can see here, sacrifice ko ito, pinutol ko dito because parang naguguluhan ako sa forma niya. So for this morning, again, ito lang ang masishare ko sa aking kakayahan about bonsai making or pag-aaral ng magawa ng bonsai. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye-bye. Okay na? Wala na nagpuan? Click.